Going to continue our discussion on the power formula, but this time we'll be introducing U substitution and the neutralizing factor. Yung mga examples natin sa previous video, madadali lang. Yung U is equal to X, mga ganyan lang. Pero what if yung U ngayon hindi na X? Halimbawa, magiging 3X minus 1 na, 2X squared minus 5, etc. Hindi na simple yung pag-solve ng mga functions na ganun. Suppose that we have here our first function, hindi pa to integral. Let us get the dy. Okay? You know that the dy of this will be 19 times the quantity 3x squared minus 5 all raised to 18. Ito, ibahin natin yung kulay para ma-emphasize talaga. We have the 6x and then we have the dx. We have 114x and then 3x squared minus 5 all raised to 18 dx. Okay. So, itong form na to, pwede na nayang ma-integrate. Kasi may dy na eh. May d, may differential. Ito may d rin, may differential. So ngayon, itong bagong integral na to na nanggaling dito, pwedeng magamit yung power formula dyan ng integral calculus because sinolve natin yan using the power formula of differential calculus. Mahalaga na hindi nyo makakalimutan ito. Ayan o. Dahil kung halimbawa wala to, assuming na wala yan, hindi mo magagamit yung power formula ng integral calculus kasi kukulangin yung du mo. First example tayo sa integral calculus na. Okay, we have here the integral of quantity 3x minus 5 all raised to 9 dx. Okay. Dalawang solutions yung gagawin natin. Yung una, we have the u substitution. Yung pangalawa naman, yung may neutralizing factor na tinatawag. Okay, solution number 1. Dito, gagamit tayo ng u substitution. And magdelete tayo. Let u be equal to 3x minus 5. Since ayan lang yung naka-raise, tapos wala namang ibang nakalagay dito na iba pang mga functions. So, ayan lang ipipiliin natin. Take note na hindi kasama yung 9th power. Okay? Bali, in question pa tayo dito na u raised to n. Okay? We have here du is equal to 3 dx. Okay? We're going to solve for dx. Dx is equal to du over 3. Mag-substitute na tayo. We have here u raised to 9. Okay. Ito yon. Tapos, yung dx ay du over 3. Okay. Yung 1 over 3, lagay natin dito sa labas. Kasi constant yan. And then we have u raised to 9 du. Tapos, madali na yan. We have 1/3 times, using the formula, we have u raised to 10 over 10 plus c. Okay, simplifying further, we have 1 over 30 u raised to 10 plus c. Ito na ba yung final answer? Hindi pa. Because we have to substitute back the value of u. Okay, finally, the answer is 1 over 30 times the quantity 3x minus 5 all raised to 10 plus c. Ayan. Ang convenience ng u substitution ay kapag halimbawa sobrang haba na nung iyong u, halimbawa yung u mo is 5x minus a plus b
v squared minus c raised to 5. Ang haba. Ibig sabihin, ang haba din yung isusulat mo dito kung hindi ka magsasubstitute. No? Tama? So, kaya, na-invento yung technique na u substitution para sa convenience. Okay, for the solution number 2, ito naman, hindi tayo mag-u substitution. Okay, we're going to make use of neutralizing factor. Okay, pero ang technique naman palagi sa integral calculus is mag-delete. Kumbaga ano lang to, itong pag-delete na to, representation lang and guide for us. Okay, du is equal to 3dx. So ngayon, wala tayong nakikitang, okay, ang nakikita lang natin sa given ay dx. Pero yung 3 nawawala. Ito meron sa loob, pero sa loob yan, hindi yan pwede galawin. Ang sinutukoy natin na 3, dapat meron ditong 3. Ayan, okay? Pero wala. So ngayon, dyan na papasok yung neutralizing factor na 1/3. Sa iba, tinatawag din ito na integrating factor. Ito yung given. Alright, paano mag-work yung neutralizing factor? Yung du, bubuuin na natin. Okay. Ayan. So, this one is u raised to n na. Tapos, ito ay du na. Yun nga lang, nag-insert tayo ng 3 dito, dapat may tatabla. Kaya magkakaroon ng 1/3 dito sa labas. Okay. So, ibig sabihin, pwedeng ma-cancel out to. Pero syempre, hindi mo ika-cancel out yan. Kasi baka saan yung ginawa nating manipulation kung ka-cancel out mo, mawawala rin. Pwede na tayo mag-integrate. So, we have here 1/3 times 3x minus 5 raised to 10, all raised to 10 quantity, over 10 plus c. Okay, we have 1/30. Tx minus 5 all raised to 10 plus c. Ayan. So, same lang dun sa kanina. Ngayon, choice nyo kung ano yung mas gusto nyo yung technique. Pero ako, mas sanay ako dito sa solution number 2. Pero pag mahahaba na yung nasa yung base, yung nasa loob, nag-use substitution na ako para tipid sa ink, tapos baka magkamali pa kasi. As you can see, meron tayong apat na integrals dito. And you notice, they all have the same integrand, itong part na to. Okay? Nagkaiba-iba lang sila sa mga kasama. Okay, ang tanong is, magagamit ba yung power formula sa lahat ng to? Isa-isahin natin. Recall na magagamit lang natin yung power formula kapag kumpleto yung du. Okay? Kumpleto talaga. Walang labis, walang kulang. Ayan. This is our representation. Let u be equal to 5 minus 4x cubed. Therefore, du is equal to negative 12x squared dx. Okay. Ang kailangan, meron tayong dx at saka x squared. Yung negative 12, it is a constant, so kaya natin yan i-manipulate through the neutralizing factor. Okay, so nakikita natin dito walang x squared sa labas, dito o kaya dito wala. So, ang choice lang para ma-solve to is to expand the binomial. Okay, so the power formula is not usable here. Okay, for the second one, meron tayong x lang. Kinulang ng power of 2. So, ibig sabihin, hindi rin magagamit to yung power formula dito na as in ito yung gagamitin na u and du know. Bali, gagawin dito, i-expand mo, tapos multiply mo dito, tapos saka integrate isa-isa. And then, for this one, the third one, ayan, meron na tayong x squared. O, edi pwede na natin magamit yung power formula dyan.
Yan. Tapos mag-multiply lang tayo ng negative 1 over 12 sa unahan. Tapos dito, maglalagay tayo ng negative 12. Tapos yung x squared, ilipat natin dito. Okay? And the last one, ito naman sumobra ng isa. So, x cubed. Ito, i-split natin to as x squared times x. Diyan na papasok ko ngayon yung process na integration by parts. So, matagal-tagal pa na topic yan. Kaya stay tuned. For example, let's have here a binomial, 4 minus 15a squared x cubed. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng problem sa integral calculus. Okay, suppose that ang instruction dapat is gamitin yung power formula. Okay, i-raise natin to a certain power, let's say power of 8. By inspection, makikita mo na yung derivative niyan ay merong x squared. So, kailangan merong x squared ka sa labas. Ayan. Tapos, lagyan natin ng konting palamuti. Let's say we have here 5a over 3b. Mga pampahirap. Mag-let na tayo. Let u be equal to 4 minus 15a squared x cubed. Du is equal to negative 45 a squared x squared dx. O, pansin nyo ha, yung constant, hindi nagbago. Dahil constant yan. Ayan o, hindi nagbago. A squared pa rin because it is a constant. Merong dx, check. May x squared, check. Pero walang negative 45 a squared. So, yan na yung magiging neutralizing factor natin, yung reciprocal niyan. So, negative 1 over 45 a squared. Pwede na natin i-insert yung neutralizing factor at saka yung kumpletong du. And before, bago ang lahat, ilabas muna natin yung mga constant. Ayan. So, 5a minus 3b. Okay? So, ito yon. Nilabas natin para hindi makagulo. And then we have the neutralizing factor, negative 1 over 45a squared. Okay, times. So, 4 minus 15a squared x cubed raised to 8. Tapos ilagay na natin dito yung ano. Yan. Okay? Technically, magka-cancel to. Pero hindi na, pati yung negative sign. Pero hindi natin yan ika-cancel out. Kasi yan nga yung way para ma-solve natin yung problem. Okay. Tin-check natin. Nasa u raised to n na to. U raised to n du. Pwede na natin gamitin yung formula. Kaya mag-simplify tayo dito. Tapos itong 5. Okay, so magiging negative 1 over ilan na lang yun? 27ab times 4 minus 15a squared x cubed raised to 9 quantity all over 9 plus c. Simplify lang natin yung ating sagot. So, we now have here 1 over 243ab times the quantity 4 minus 15a squared x cubed is 9 plus c. Ayun yung sagot. Okay, for the third example, let's have a radical. Okay. Ano kaya yung dapat meron sa taas? Yung derivative dapat nito, which is y raised to 4. Tapos lagyan natin ng 28 dito. Yan, this is now a legit problem in integral calculus. Okay. Pupunta na sa itaas.
Subukan natin lagyan na, oh my god. Subukan natin lagyan na, erase pa natin sa file. Okay, so 3y raised to 5 minus 40. Tapos magiging raised to negative 5 over 2 dy. Okay. Ilalabas natin yung 28. Tapos nalagay na natin dito yung y raised to 4 dy. Okay. So let u be equal to 3y raised to 5 minus 14. Obviously, yung pipiliin natin, hindi yung y raised to 4. Hindi po kaya nakita natin na naka-raise din yung y sa 4. And yun na yung u, no? So, makikita natin na, ay, derivative ng y raised to 5 is y raised to 4. So, baka pwede. Sige, mag-u tayo. We have here 15y raised to 4 dy. Okay, makikita natin merong y raised to 4 at saka dy, pero walang 15. So, yan na yung NF, yung reciprocal, 1 over 15. Talagay na natin doon. So, we have 1 over 15. So, 28, nakalimutan ko. So we have here 3y raised to 5 minus 40 quantity raised to negative 5 over 2 and then we have here 15 y raised to 4 dy. Okay, by inspection this is already integrable kasi ito ay u raised to n na, ito naman ay du. Pwede na tayo mag integrate. 28 over 15 and then we have here 3y raised to 5 minus 14 and then raised to negative 3 over 2. Saan galing yun? Negative 5 over 2 plus 1 times yung reciprocal nung bagong power, negative 2 thirds plus c. Simplify lang natin, we have negative 56 over 45 and then we have 3y raised to 5 minus 14 50 over 2 plus c. Tapos pwede nating ilagay ulit sa ilalim, so negative 56 over 45. I-rationalize na rin natin. Later. Kasi, pag ni-rationalize natin ito, magiging negative 56 square root of 3y raised to 5 minus 14 plus C. So, this is now the answer. Sa next videos, magsasagot na tayo ng power formula which involves trigonometric functions, logarithmic, and inverse triangle, and exponential.